Maganda po naman, ma'am, kasi mas malakas na yung ani namin ngayon, ma'am. Mas maraming dahon na harvest. Maganda po yung quality po ng dahon kasi mas mabigat na, mas makapal pa yung lungs niya. Saka yung stick na napoproduce namin, mas marami na po. Mga 15% po, ma'am. Kasi mas mabigat na yung pag natuyo na, ma'am. Kumpara nung nakaraan, ma'am. With Ceres po, ma'am. Kasi maganda yung kinalabasan yung Ceres. Mas malaki yung dahon, mas makapal, mas mabilis lumaki. Saka yung kulay niya po, ma'am, mas nakukuha niya ng pinkish na po, ma'am. Kasi nung nakaraan na medyo light pan, yellow pa. Nung gumamit kami ng Ceres, ma'am, yung paglaki ng taba ko, ma'am, mabilis, ma'am, at wala pang problema sa ko, ma'am, sa mga dahon niya na kulot-kulot, pero maganda yung pan niya, yung paglaki niya talaga. Wala po naman, ma'am, kasi mabisa yung Ceres, ma'am. Pina-protect niya yung mga dahon niya para maging strong sila, ma'am. Yung last year po, ma'am, yung tumira sa amin ng mga dahon, yung mga armyworm. Kasi halos yung kalansay na lang yung natira, wala na yung mga dahon. Pero ngayon, sir, nung nagumamit kami ng Ceres, maganda yung protection nila sa dahon. Parang natatakot na silang kumain na pag nagamit na ng Ceres. Yung paggamit ng Sagro, sir, yung 17, 18, 17, pag nag-spray ng kwan, pag natatamaan yung dahon ng sobra, nagkukwanto ng polka dots ng puti. Pero yung Ceres, maganda yung pagkakalabasan niya, sir, kasi pag natamaan lahat ng mga dahon, pinuproduce niya lahat ng mga pagkakapal nila, tapos bumiberte pa yung upan nila, mas mabilis pang lumaki kaysa yung Sagro talaga, sir. Puti-puti yung upan nila. Yung pag-ani namin, parang mas malaki yung ani namin ngayon kasi yung Ceres pinabibigat yung mga dahon niya, yung kulay mas pinapagkaganda niya.